Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa asil na nabili ko sa murang halaga. So ito yung asil natin mga ka-farmers na pure. Ito, napakaganda yung kulay ng manok na ito. So yan. So nabili ko lang ito mga ka-farmers sa napakamurang halaga. So merong nag-post sa online nito, binibenta, kaya nag-comment tayo agad kung magkano. So hindi umabot ng 24 hours mga ka-farmers ay nakuha rin natin itong manok na ito. So sa unang tingin ko pa lang dito mga ka-farmers ay nagagandahan ako, lalo na sa kanyang kulay. At nung nalaman ko yung bloodline nito mga ka-farmers na pure asil pala ito, ay kaagad ko talagang kinuha itong manok na ito. So yun mga ka-farmers, yung nag-post nito ay sa from Dumaguete City. So nanggaling ito sa farm na sa Bacolod City. So meron itong wing band. So yung manok na ito ay nanalo na rin sa laban. Pero doon sa laban na Naked Hill, hindi yung may tari, yung ito lang yung tahid lang ang linalaban. Usually umaabot yung laban nila sa 1 hour or 2 hours. So yun, one win na ito. So kaya ko rin kinuha ito. Yung balbas, meron ding balbas ito mga ka-farmers, yan kung makikita nyo. Merong balbas yung ating pure asil. So yung katawan nito ay buong-buo din. Napakaganda yung katawan. Hindi lang ito masyadong mataas. So yung size niya ay normal lang. So kinuha ko ito mga ka-farmers dahil gusto kong gawin itong brood cock. Dalawa ang purpose ng pagbili ko nito. Gusto kong i-cross ito sa mga heritage na mga babae para may mapalabas akong meat type na mga manok. So ang pangalawang purpose ko din kung bakit binili ito mga ka-farmer ay gusto ko rin itong i-cross doon sa aking mga game fowl na mga manok o yung mga manok na panabong. Kasi noon mga ka-farmers, nung mga 10 years ago, meron akong na-breed o yung bata pa ako mga ka-farmers na nasa high school pa lang ako nag-aaral, meron akong na-breed noon na ito, asil na nakakross sa mga game fowl na mga inahin. So dito sa amin mga ka-farmer ay na-testing namin yun sa sabungan. Napakaganda yung resulta. So meron ngang isa noon mga ka-farmers na nanalo sa derby. So ang bloodline nun ay cross ng asil at saka yung game fowl na mga inahin o yung Texas. So ang price nito mga ka-farmers ay nasa 1,500 lang yung binenta sa akin. Pero nakatawad tayo at nabili lang natin sa medyo may nakatawad tayo ng konti sa pagbili. So nasa 1,000 pesos lang yung binili ko nito. Matagal ko na rin itong nabili, siguro mga 5 months ago na siguro. So hindi ko pa ito na-breed. So nakatambay lang to dito sa area niya. So nakatambay lang doon sa kanyang pagtatalian. So hindi ko pa ito na-breed mga ka-farmers kasi hindi pa rin ako nagbi-breed ng mga game fowl. Pero ngayon ay susubukan kong magsimula ulit mag-breed. Itatry natin mag-breed ito kung maganda ba yung resulta. So hopeful ako na mas maganda yung mga resulta nito pag na-breed natin. So buong-buo, hindi pa ito masyadong matanda mga ka-farmers. Nasa edad pa lang ito ng 1 year old. Mga 1 year and a half yung edad nito. So yan yung ating pure asil. So ibabalik ko lang ito sa pinagtalian niya mga ka-farmers. Yan, ang napakaganda. So yun lang muna sa episode na ito mga ka-farmers. Gusto ko lang i-share sa inyo o ipakita ang aking nabili na pure asil. So ibibreed ko ito soon mga ka-farmers at antabayanan nyo lang ang mga video. Dahil ngayon ay magsisimula na rin tayong mag-breed ng mga game fowl o yung mga manok na panabong. So maraming salamat mga ka-farmers sa panonood sa video na ito. Kung nagustuhan nyo ito ay sana mag-like kayo at mag-subscribe na rin. At hit yung notification bell para updated kayo sa ating mga future uploads. Maraming salamat mga ka-farmer. See you in my next vlog at happy farming! Woo!